Child at nandito na naman tayo sa ating segment na Dearest Child. At meron po tayong bagong letter sender na papangalanan natin Jessica. Si Jessica po ay mayroong problema at humingi siya sa akin ng advice kung ano ang gagawin niya. Nag-message siya sa akin last Thursday at kailangan niya ng advice galing sa akin at sa inyo na rin, guys. Hingin natin ang kanyang story. Hello? Pwede po bang humingi ng advice? Feeling ko kasi may ibang babae ang asawa ko. This past few weeks, kasi parang ang laki ng pinagbago niya. Yung tipong na parang ang lamig. Nung una, iniisip ko lang na baka pagod lang at puyat kasi nga frontliner sila pero may something talaga. Wala na siyang time sa amin ng anak niya, aalis ng umaga, uuwi minsan madaling araw na. Ni isang text para kumustahin kami, wala, as in, na nga. Halos every 3 days, nag-aaway na kami. Then may na, inamin siya sa akin na may kumakalat na ang chismis sa kanila na girl. Sinugod niya daw yung nagkalat kasi once na makarating sa akin, pwede kami masira. But after ng confrontation, tinawag niyang my love si girl. Sinakyan nila ang chismis para daw matigil na kasi hindi na nila hindi magtago. Ang sakit-sakit kaya, nag-try ako na akitin siya bilang asawa naman ako. Pero tumanggi siya kasi daw exposed sila sa labas and hindi siya sure kung carrier na din sila ng virus. Masakit at nakakababa ng pagkababae. Kagabi lang nag-usap kami. Sabi niya sa akin, wala lang naman daw talaga ang chismis na yon. Tropa lang daw talaga. Kami pa rin daw ang priority niya. Kami pa din ang mahal niya. Pero kanina lang nakita ko na nag-text si girl. Para i-remind sa kanya na magbaon ng extra t-shirt kasi sobrang init. Masakit na ang ulo ko sa kakaisip kung sino at ano ang paniniwalaan ko. Every time kasi nakakausapin ko at nagsasabi sa akin na grabe ako magdula, kahit wala namang matibay na ebidensya, kahit trabaho lang daw ginagawa niya, naiyak siya. Anong need kong gawin? Ayaw ko ng broken family dahil naaawa ako sa anak ko. Alam mo, stress na ako ng sobra. Umabot na ako sa point na need ko na magbasag ng gamit and saktan ang sarili ko. Hindi ko alam na may hawak ako na bubog. Until now, masakit kasi malalim pala. Gusto ko umiyak ngayon habang nagtatype ng message sa'yo. Pero pinipigil ko kasi nagpromise ako sa anak ko na huling iyak ko na ang kagabi nang malasing ako. Alam mo yung parang sasabog ka na pero need ko maging malambing and sweet sa kanya to prove na hindi ako nagdududa at naniniwala ako sa kanya. Pero yung pakiramdam na parang iniiwasan ka, na parang nihawak sa akin yun, hindi niya kaya. Sabi sa akin, gawain ko din naman daw yun sa kanya. Dati yung feeling niya may sakit siya na nakakahawa. Pero kanina, bago umalis, niyapos ko, nag-kiss naman sa akin, pero iba, parang ang lamig. Ganun na nga ang ginagawa ko ngayon. Pero gusto ko tawagan si girl. Gusto ko siyang kausapin kahit sa phone lang. Actually, nag-first move na ako kanina, hindi lang sinagot. Ito ang sinabi ko. Hi, good PM. Favor naman po pakisabi naman na sa asawa ko na huwag magpapatuyo ng pawis sa likod at baka ubuhin siya, grabe pa naman ang init. Salamat with us. Kiss emojis. And alam ko kung magsumbong si girl sa asawa ko na natawag ako kanina, mamaya away na naman kami. Nag-PM na din ako kay girl ng ganyan,
para lang makahalata siya na ako ang asawa at ako lang may karapatan na mag-remind at mag-asikaso sa kanya. Until now, hindi pa niya binabasa, busy kasi sila ngayon sa barangay at daming relief goods na need i-refact. Once na in-open ko ang CP niya, delete yung mga messages and messenger. Wala akong makita except yung kanina kasi ako ang naka-receive at nakita ko. Sagot sa akin kagabi kaya daw siya nag-delete kasi daw madumi ang utak ko. Once na may makita ako, kahit wala naman, eh pinagdududahan ko. Umpisa pa lang kasi mainit na ang ulo ko, ay girl. Alam mo yung makita mo pa lang siya ay kumukulo na ang dugo mo? At alam yan ang asawa ko kaya daw ganun ginagawa niya. Mag-delete para wala akong makita. Kung nakikita at nachichismis man daw sila na magkatabi and magkasama lagi, kasi tinuturuan siya sa mga paperwork sa barangay. Ayaw kong natatakot ako kasi baka pagpunta ko doon, makita ko nga na magkatabi. Pwede nilang isagot na nagtuturuan nga lang. Hindi naman sila makakagawa ng kahalayan doon kahit nga, kasi nga maraming tao. At iniisip ko din na baka pinagtatawanan na ako sa barangay. Isa pa, naka-ECQ until 12 noon lang curfew dito sa amin. Paano ako makakalabas? Wala ding mag-aalaga sa anak ko. Sinabi naman yan sa akin ng asawa ko na if duda pa din ako, pumunta ako sa barangay para makita ko ang ginagawa niya. Bakit naman ako hahamunin na pumunta sa barangay kung alam ng asawa ko na pwede ko siyang mahuli? Ang gulo na kasi eh. Ang tanong ko lang, bakit naiyak ang asawa ko every time na kinakausap ko? Naging girlfriend-boyfriend kami 7 years, live-in for 3 months, married for 9 years. Ako ay 39 years old, asawa ko ay magti-35. 4 years ang age gap namin. Okay, sige, maraming salamat. Promise magpapatatag ako para sa anak ko. And God bless you din. At yun po ang story o problem ni Jessica na kasalukuyang ang nangyayari sa kanyang buhay. Ayan ang gusto niyang hingyan ng advice. Alam mo, Jessica, gusto kong ilagay ang sitwasyon ko sa pareho sa inyo ayon sa kwento mo. At I pointed out every details that you sent to me. At ito may papayo ko sa'yo. Lahat nung sinabi mo, may reason. Lahat ng tanong mo, may reason si Mr. Except sa bagay na nakakaduda about sex life. And doon sa girl na nag-message at pag-delete ng messages, meron siyang dahilan. I feel you, Jessica, and because I have been there. I will not go into details about it in my life, but I feel you. Anyway, ang may papayo ko sa'yo sa ngayon, gumawa ka ng action. Kasi sa lahat ng sinabi mong yan, lahat lang yan ay pagdududa. Kumbaga wala kang proof, wala kang evidence, wala kang witness na talagang nakita ng sarili nilang mga mata na kumapit sila sa'yo at sinabi sa'yo nakita nila ng dalawang mata nila ng magkapatong o whatsoever. It's only chismis. At nasagot ni Mister yung mga tanong mong yan. At doon naman sa about sex life na nakakababa ng pagkababae, it depends. It happens sa lalaki, nasa may asawang lalaki ha. But if it's more than 3 months, and may problema si boy. Ibig sabihin may, sino? Yun ang question mark doon. Sino ang saan niya nahanap yung bagay na yon kung hindi niya kayang ibigay sa'yo? That's the only factor na mali doon.
si Boy. But all the question that you asked him, nasagot niya. Especially dun sa part na ikaw ang family ko, kayo ang mahal ko, kayo ang priority ko. So it means si Boy ay walang balak na gibain yung pamilyang meron kayo. So in other words, yung ibang katanungan mo, puro lang tanong sa isip mo at pagdududa. Kasi nga wala kang proofs. Yung pagdidelete ni Mister ng kanyang messenger and messages, may point siya doon. Ayaw kanyang magduda, ayaw kanyang magalit pa. Kaya dinelete niya. At doon sa point na nag-message si girl, na depends sa pagkakasabi ni girl. Kung ang sinabi niya, paano kung sagutin ni girl na sinend ko sa lahat ng katrabaho ko yun? Or etc. It depends. It depends kasi. So, hindi natin masabi na kung pagbabasihan mo dahil nagdududa ka na sa girl at inisip mo na siya lang ang pinadalhan ni girl ng ganyang messages, nakakaduda nga siya. At depends dun sa pagkakasabi. Hindi mo nasabi dito sa akin kung paano yung way ng pag-deliver ng text. Kung paano niya sinabi na. Kung ang pagkakasabi niya ay magdala kayo ng t-shirt dahil sobrang init ngayon. Kailangan natin ng extra t-shirt. Paano kung sinabi niya, sinend niya lahat yun sa kanyang ka-office work or katrabaho. Dun, talo ka. So, ibig sabihin, pagdududa. Pagdududa nga siya. So, in conclusion, I strongly recommend to you, Jessica, to do an action move. Although it's, hindi siya ganun ka flexible sa oras at sa panahon na nangyayari ngayon. But you have to do something. You have to do something. So, you can see in your eyes, in your own eyes kung meron o wala pa. Surprise visit si Mister sa kanyang pinagtatabuhan. Open naman ka mo sa kanya, hindi ba? Sabi niya, open ka kung maka. Surprise visit. But pagdating mo doon sa trabaho, ipaalam mo ka Mister na nandoon ka for him. Dala ka. Make an excuse. Nagdala ka ng food, or nagdala ka ng t-shirt, extra t-shirt or something, and bond with the girl, bond with the other co-workers, and observe. Makikita mo ang reaction, and the way they speak, the way makipag-usap, the way si girl makipag-bond sa'yo, or mag-response. In your instinct, you will know if there's something, or there's nothing seems right. On that way, makikita mo, malalaman mo. So, at kung wala kang napansin na kakaiba, that's the point na you stop thinking. Forget about happen. At about sa sex life, may pinaghuhugutan si Mister ayon dun sa iyong sinabi. So, you have to talk about it. At kung kayo ay mag-uusap, it should be in a calm way. Hindi ka nakainom, hindi rin siya pagod, at kausapin mo siya na maayos na pwede ba tayong mag-usap? Ayan. Kailangan yata nating ayusin yung schedule natin para pareho naman tayong mabigyan natin ng time ang isa't isa kahit paano. Huwag niyong ipapakita sa anak niyo na nag-aaway kayo o nagsisigawan. Especially, huwag niyong gagamitin ang bagay o magbasag or mambato. Throwing things is not to solve anything. Yes, you can get out your anger on that, but it's nothing. It can release your anger. But not in front of the child, not in front the, not in
the middle of the conversation because it will not solve anything. And you always think about the future and your child. And if that what happens at wala kang nakita, wala kang, walang kaduda-duda, the right time to keep in your mind at peace. Yes. Kung meron nga na hindi maganda dun sa unang pagbisita mo or unang encounter nyo ni girl, invite her sa house nyo or simple gatherings para makapag-bond ulit kayo. Kung hindi ka satisfied doon sa time, since sabi naman ni Mr. Estropa niya si girl, so might as well be your close friend too. Why not? And then later on, malay mo maging mas maging magkalapit pa kayo. Hindi ba? Na siya pa, paano kung hindi totoo na talagang, hindi totoo yung nasa isip mo na siya pala ay mistress or may relasyon sila. The benefits of the doubt give to the girl too na baka nga mali. Kasi lahat ng yan ay all it's all accusation in your mind. Doon din kasi because you have to do something. Why not? Because it's dalo lang dadami ng dadami ang tanong sa isip mo at gusto mo ng sagot. Kapag ang mga tanong na yan ay hindi nasagot, madadagdagan ang iyong mga tanong sa utak. At hindi ka matatahimik. At pag hindi ka natahimik, may stress ka lalo. So, lalong magkakaroon ng dahilan na baka yan pa ang maging dahilan ng mapunta sa hindi magandang relasyon ninyong mag-asawa. Mapunta sa awala. Siyang pagdududa mo. Kasi ang pagdududa, it means even in a law, it's in our law, if you don't have evidence and you don't have proof or any witness, right? You have to have as long as many witnesses to prove that the guy is guilty or the person is guilty. So it means lahat lang yan ay all accusation, all pagdududa, all question. And you will never know the answer until you make an action. So, all in all, this is what I conclude. I strongly recommend for you, Jessica, to do it because no one will do just you. This is my advice to you. Move, make an action for you to see your bare eyes and heart to feel what's really happening. Wife instinct. Stay as sweet as you are. You have to understand your mistake, Jessica. Kasi, what if kung hindi nga totoo yung pagdududa mo? Huwag mong i-confront si Mr. all the time na to the point na nagiging nagger ka na. Bakit siya umiiyak? Kasi, ang lalaki, kahit sino, kapag in-accuse ka ng paulit-ulit at tinanong ka, maaari kang umiyak na lang kasi napagod ka ng sumagot. Na nagagalit ka, in-accuse ka sa bagay na hindi naman totoo. So, ibig sabihin, si Mr. kaya, isa sa tanong mo kung bakit siya umiiyak, maaaring napagod na siya sa kakatanong mo at alam mo ang isasagot niya ay hindi rin ang isasagot niya. Kaya nasasaktan siya. So instead nasaktan ka, nilabas niya or nagalit siya, iiyak na lang niya. Yun ang iniisip ng ibang, yan ang nagiging reaction ng iba kapag ina-accuse na sa isang bagay o paulit-ulit. So maybe don't ask anything anymore kasi natanong mo na siya at nasagot niya. On the perspective ng lalaki, kapag wala silang ginawa, baka yun pa ang pagdududa mo ang maging dahilan na gawin niya na lang since yun na lang rin ang binibintang sa kanya.
may mga lalaking ganun. So, stop doing that. Make a normal day. Gawin mo yung araw-araw. At ikaw sa sarili mo, alam mong ginawa mo yung best mo, inalagaan mo yung anak mo, at bilang asawa mo, inaalagaan mo ang asawa mo. Para, since ayaw mo masira yung pamilyang meron ka ngayon, ang tagal na ng pamilyang yan, ngayon niya pa ba sisirain? Yun ang dapat mong gawin, Jessica. Pag nakagawa ka ng action at nakita mo, nalaman mo, na wala naman, wala kang pruweba, wala kang ebidensya, wala kang proof, wala kang witness, forget about it. And the rest, huwag ka nang magduda. Huwag kang maraming tanong sa isip mo. Ang mga tanong na naisip mo dat sa isip mo at nakita mo, kasi doon mo lang malalaman pag namit mo si Bird. Kasi lahat ng tanong mo masasagot, at kung nasagot yan, doon mo lang malalaman kung ano ang next move mo. So far, yan ang aking advice sa'yo, Jessica. Kung ayaw mo masira yung pamilya mo at sayang yung panahon at kawawa ang bata kapag nangyari ang hiwalayang hindi ayaw ng lahat na masira ang pamilya, yan ang dapat mong gawin. Dahil ang lalaki, kapag totoo namang totoong ng babae na siya, siya mismo ang lalabas sa relasyon niya. So, habang nandyan ka, making an action, the normal day, don't stress yourself too much. Masakit. Yes, I can feel you. Why? Nagiging masakit siya dahil marami na tayong naiisip. Nagiging paranoid na, kumbaga. Nagiging paranoid na tayo na ang simpleng simpleng kilos, simpleng galaw na bibigyan natin ng kahulugan. Kasi nga, nagdududa na tayo. At ang pagdududa, dyan nagsisimula kung ba't nasisira ang isang pamilya. Hanggat sinasabi ni Mister na ikayo ang priority ko, kayo ang mahal ko, end of the story, maniwalaan mo si Mister. At walang masisira ang pamilya. But if you have witnesses, we have proof, we have you see it in your eyes, and you have evidence, that's the first thing that you have to think a million times before you do your next move and your plan. Plan your life, plan for the future of your kids, plan what you're going to do with yourself, and move on and let go if that will happen to you in the future. But for now, you should do the action and move. And if there's nothing wrong, forget about it and do your normal things. Gawin mo kung ano yung dapat mong gawin na pang-araw-araw na ginagawa mo. You do your best to keep your husband as feel good. Huwag kang magduda ng magduda. Think for now, that's all, Jessica. And I hope nakatulong ako sa iyong problema, Jessica. Dahil isa yan sa minimithi natin ang walang masirang pamilya, sa lalo na sa panahon ngayon. At dahil ang mga anak natin ang magiging kawawa bandang huli. Masakit sa part, lalo ka lang masasaktan kasi kapag marami kang naiisip ng walang kasagutan. So, yun lang. Yun lang ang aking at naipapayo sa ngayon sa iyo, Jessica. At sana ay nakatulong yun sa iyo. At dyan po, nagtatapos ang ating segment na Dearest Chai. Abangan po natin yung part 2. Hintayin natin ang iba pa nating advice, Jessica, na galing sa ating mga trusted advisor at sa ating mga viewers na nakaka-relate, at mga other subscribers and friends that they can give a good advice to you. And that's all, guys. Thank you so much, and thank you for watching. Thank you for watching, guys.